Yan. Okay. So ngayon, natapos ang unang digmaan. Nanalo ang Triple Alliance at nagkaroon na ng kasunduan na hindi na magkakaroon ulit ng digmaan. Ngayon, ma'am, bakit nagkaroon ng World War II? Okay. Dahil yan dito. Ayan. Ito ang ikalawang digmaang pandaigdig. At nagsimula ito ng 1940 hanggang 1945. So kung mapapansin nyo, malayo sa pagtatapos ng unang digmaan. Natapos ang unang digmaan ng 1918, pero nagsimula na lang ang ikalawang digmaan ng 1940 to 1945. At ganito ang itsura niya. At ito ay ang pinaka masidhi at marahas na digmaang pandaigdig. Okay? Ayan. O, ano ang naging dahilan na naman kung bakit nagkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig? Okay, nagkaroon ng pagpapalawak ng teritoryo. Ma'am, di ba sabi mo kanina, bawal na po ang pakikipagdigmaan, hindi na po pwede ang alitan. Okay. Kasi ang nangyari anak, merong isang bansa na tawagin na lang natin sa bansang Germany na naniniwala dito sa term na to. Lebensraum. Okay. Ma'am, ano pong ibig sabihin yan? Ang Lebensraum, anak, ang paniniwala na dahil naghihirap ka na bansa, kailangan mong manakop para mabuhay ka. Kasi nga, di ba, isa siya sa mga natalong bansa noon. Natalo siya nung unang digmaang pandaigdig. Ngayon, kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang mag-survive. At ang paniniwala niya, kailangan niyang mag-survive. Ang kailangan niyang gawin ay manakop. Kaya hindi sila nagpapigil. Kumbaga kahit na mayroon ng kasunduan, sila pa rin ay nanakop at nagpalawak ng teritoryo. So imagine ninyo, nung nasakop nila ang iba't ibang bansa hanggang sa dumami ng dumami sila at naging makapangyarihan. Okay? So yan, natatandaan nyo. Second one, ma'am, dito po ba nangyari ang death march? Yes na. Diyan nangyari ang death march. Mamaya insert natin. Okay? Yan. So, kung dun sa unang digmaang pandaigdig, may dalawang grupo, dito naman, may dalawang grupo na naman. Okay. Yung una, i-memorize nyo ha, yung sa unang digmaan, ang magkakampi ay yung Austria-Hungary, yung Germany, at yung Italy. Okay ha, tandaan nyo, tingnan nyo nasa slide nyo. Yung isa naman, Great Britain, France, Russia. Okay, Great Britain, France, Russia, Japan. Okay, ngayon kung mapapansin nyo, para madali na lang, merong mga bansa na nagpalitan ng kakampi. Halimbawa, ito si Japan, dati ang kakampi niya ay ito, pero lumipat siya ng axis. So, di ba, ito yung magkakampi. Yan. So, sila yung mga makakapangyarihang bansa noon. At, ito ang pagkakaibin nila, anak. Itong mga bansang nasa Axis, mga, ano sila, militar. Ibig sabihin, napaka-stricto, maraming mga, tawag dito, paglikha ng bomba, tapos, ang pinuno ang pinaka nangunguna. Samantalang dito naman, demokrasya. So, malaya ang tao na mamili kung paano nila gawin ang at ipamuhay ang kanilang mga buhay. Okay. So, syempre, kung titingnan ninyo, sino ang mas matapang ang imahe? Yung Axis o yung Ally? Sige nga. Kung makikita ninyo, ano ang pinakamas matapang ang imahe? Baon. Yung mga alay ko, ma'am. Medyo mahina yung mic mo, anak. Yung mga alay mo, ma'am. Wait lang po. Okay, mga alay. Dahil sa palagay niya. Okay, dahil sa palagay niya, ang mga alay ay malalaking bansa. Okay. Meron bang ibang ano, Arisha? Yung Axis po. Okay, ba't sa palagay mo naman Axis, anak? Ma'am, kasi po nakapag-ready na po sila bago okay. Magsimula yung digmaan.
Okay, so dito naman, dahil nagpapaunlad sila ng mga sundalo, ang dating parang sila yung nakapaghanda para sa ikalawang digmaang pandaigdig. At dito anak, ang pinaka nagpasimula ng digmaang pandaigdig ay ang Axis. So sila yung laging nag-aamok ng digmaan. Okay, ano pa ba? Ayan, pagkabigo ng kasunduan, di ba nagkasundo na tayo? Sabi niya, na wala na magkakaroon ng digmaan, na hindi na tayo magkakaroon ng kahit anumang alitan, hindi sumunod ang mga bansang nasa Axis. Kaya siyempre, kung wala, merong mga taong hindi sumunod, magkakaroon talaga ng alitan. Okay? At siyempre, ayan, pagsibol ng mga interes, pagsibol ng mga sakim na interes. So, ito yung hinahanap kanina ni Lander. Ito si Adolf Hitler. Ayan si Hitler. Yan, kilala siya bilang pinakamarahas na pinuno ng Germany. At siya ang nagpasimula ng digmaang pandaigdig. Okay? Okay. So, paano po nagsimula ang ikalawang digmaan? Nagsimula kanina ang unang digmaan dahil sa pagpatay sa pinuno. Ngayon, dito na ang talagang ibinuhos at ipinakita na ng Germany ang kanyang lakas. Kumbaga, nag-amok siya dahil binomba niya talaga yung bansa na kateritoryo ng kalaban niya. So, binomba niya ang Poland. Pagkatapos noon, binomba niya ang Bosnia hanggang sa lahat ng mga maliliit na bansa ay sinalakay niya at binomba niya. So, sa tagal ng 6 na buwan, madami siyang mga teritoryo na nakuha. At natakot na yung mga nasa alay at kailangan na nilang makipagdigmaan sa Axis powers. So, ang pinakapuno tuloy na dito ay talagang binomba ng Alemanya or ng Germany ang Poland. Okay. So, ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng palitan. Natatalo minsan ang Germany, natatalo ang Great Britain, or palitan lang. Ngayon, i-highlight ko sa inyo yung pinakamatitinding nangyari. Ang isa sa pinakamatinding nangyari ay pagbobomba ng Hapon sa Pearl Harbor. Kung sino man yung mga mahilig manood sa inyo ng mga Hollywood movies, na itampok na ang Pearl Harbor. So, yung mga Hapon ang tao dito, sumalakay at nagbomba sa Pearl Harbor. Ma'am, kanino po ba ang Pearl Harbor? Okay. Ang Pearl Harbor po ay pagmamay-ari ng mga Amerikano. Hindi lang. Pagmamay-ari ng Amerikano. Dito po ang pinakabase militar nila. Ibig sabihin, dito nagte-training, dito nila tinatago yung mga bomba nila, dito nila ginagawa ang kanilang mga baril, etc., etc. Mga ginagamit nila sa sasakyang pandagat para sa militar dito sa Pearl Harbor. Ngayon, dahil nandito ang inyong mga kagamitan, ang gagawin ko, papasabugin ko yung mismong lugar. Kaya nangyari ang Hapon ay pinasabog niya ang Pearl Harbor. Okay, ngayon, tinatanong kanina ni Lander, ma'am, nakasama po ba ang Death March dyan? Naging parte ang Death March dito dahil, sino ba ang kakampi natin noong mga panahon na yan? Mga Amerikano ba o mga Hapon? Amerikano o Hapon? Amerikano po yata, ma'am. Sige, sumagot na siya, Amerikano. So, yan yung mga panahon na sakop tayo ng Amerikano at sakop tayo ng Amerikano, kumbaga sabi nga nila, kaibigan natin ang mga Amerikano ng mga panahon na yan, at pinipilit tayong sakupin ng mga Hapon. Okay, di ba sinasakop din tayo ng mga Hapon? Kaya nga, sa panahon na yan, habang nagkakaroon ng bombahan, nadamay din ang Pilipinas kasi tayo ay kakampi ng mga Amerikano. Okay, so sa punto na yan, edi nasira yung mga kagamitan, na pinsala yung Pearl Harbor kung saan ang pinakabase militar ng Amerika. Right. Yan. So, ngayon, teka lang, parang nagkakaroon ng napakalawak na nandigbaan. Yung United States kasi gusto niya pa rin maging neutral. Ma'am, ano yung neutral? Ayaw niya makialam. Kumbaga gusto niya siya yung taga-awat. Sana. Pero dahil pinasabog ang Pearl Harbor,
kinailangan na ng United States o yung Estados Unidos na sumama. At ang Estados Unidos ay ang pinakamakapangyarihan noon, kagalang-galang, sila ang pinakabasihan ng mga decision noon. At dahil sa ginawa ng Hapon, ay sumanib or sumama ang Estados Unidos sa ally. Okay. So, ganyan ang nangyari. Ayan. Ngayon, dahil sa pagsama at pagkampe ng United States sa mga ally, unting-unting natalo yung tatlo. Yung tatlong magkakampe. Yung Germany. Oh, ito yung Germany, anak. Tapos, natalo sila sa pamumuni ni Adolf Hitler. So, si Adolf Hitler, kahit na makapangyarihan siya, may punto na unti-unti na siyang natalo dahil binomba na yung mga lugar sa Germany. Si Adolf Hitler, anak, hindi siya sumuko. Hindi rin siya napatay. Hindi rin siya nabomba. Dahil pakiramdam niya, siya ay napakataas ng tao, parang Diyos ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya papayag na mahuli na lang basta-basta o susuko na lang basta-basta. Kaya ang kinamantay niya, anak, pumunta siya sa basement ng isang establishmento kasama ng asawa niya si Sophie, ang pangalan ng asawa niya si Sophie, at doon sila ay nagpakamatay. Okay, so hindi sila sumuko. Nasa isipan niya na imbis na sumuko sila ay magpapakamatay silang dalawang mag-asawa. So dahil sa pagpapakamatay ni Adolf Hitler, yun na rin ang naging bunsad ng pagkatalo ng Germany. Sumunod, syempre, dahil nga na nalagasan ng makapangyarihang bansa ang Axis powers, hindi na rin nakayanan ng Italy. Kaya itong si Benito Mussolini, Benito Mussolini ang pangalan niya, ay sumuko na rin sa mga Amerikano at sa Allied. So, ano na? Two down na. Meron na lang isang natitira. Ano yung natitira? Yung Japan. Ngayon, ang Japan ayaw sumuko. Kasi meron talaga silang paninindigan. Kumbaga, hanggang sa huli, ang gagawin nila ay ipaglaban ang kanilang kalayaan, syempre, at the same time, yung kanilang kapangyarihan. Kaya, yung pinakahuling labanan ay pinaka masidhing naganap sa Japan. Kaya nga sabi nila niyan, mamaya sasabihin ko, ang nangyari, gumante ang United States. Di ba kanina, binomba ang Pearl Harbor na base militar. Ngayon, gumante ang Estados Unidos at ang nangyari ay binomba rin ng Estados Unidos ang Japan. Kaso, ang ginawa niya, parang sa ML double kill ba yun? Minsan savage pa nga yun eh. Kumbaga, halimbawa, August 6 kasi binomba. August 6, tatandaan nyo. Binomba niya ang Hiroshima, isang parte ng Japan. Tapos, after 3 days, August 9, binomba niya ulit yung Nagasaki. Hiroshima at Nagasaki. Yun kasi yung dalawang lugar sa Japan na pinaka masagana sa ekonomiya. So, syempre anak, kung bobombahin yung bansa mo, di ba ang liit lang ng Japan, tapos yung dalawa pang pinakamayamang bayan sa bansa mo, binomba ng dalawang beses, syempre hindi ka na makakabangon. So, at the end of that, nagkaroon ng pagbobomba, maraming mga namatay dyan, maraming ari-arian ang mga nasira, at kinailangan na ng mga Hapon na sumuko. Okay, syempre sa pagsuko ng Hapon, yan din yung panahon na lumaya din yung Pilipinas sa mga Hapon. So, yun din yung kasabay niya. So, ito yung ginamit na bomba ng Estados Unidos, Sige nga, bibigyan ko nga ng plus 10 na score kung sino makakapagsabi kung anong pangalan ng bomba na to. Ano kaya? Dapat sa mga grade 6, grade 5, nababanggit nila at least yan. Sige nga, Dan. Nuclear, ma'am. Meron siyang particular na pangalan. Meron talaga siyang pangalan. Kumbaga,
kunwari kapag may motor ka, may pangalan yung motor mo. Kaya pag meron kang, ano pa ba, basta may pagmamayari ka, may pangalan. Ito may pangalan din siya. Aura. Atomic, ma'am? Atomic bomb? Pangalan niya. Atomic bomb to, anak. Pero anong pangalan niya? Wendelin. Little boy po. Okay. Ang pangalan ng bomba na to, search din pag may time, no? Little boy. So, itong bomba na to, pinangalan ng Estados Unidos na Little Boy. Okay. At ito naman ang kanilang ginamit. Ito ang Enola Gay. Okay. So, if meron kayong pagkakataon, search nyo yung reenactment ng pagsabog sa Japan para makita nyo. Meron pa ngayon, sa sobrang lakas daw ng bomba na ito, meron daw nagbabike na bata doon na nung pagsabog is ang nakita na lang is yung kanyang bike na lasog, hindi naman lasog-lasog, na lusaw na din yung ilang part. Okay, so ibig sabihin, ganon kalakas yung bomba. Yung bomba na ito, anak, hindi yung kapag bumagsak sa lupa, dun palang sasabog. Ang atomic bomb, anak, meron siyang timer na kahit nasa himpapawid, himpapawid na siya, sasabog na siya agad. Na meron siyang chemicals. So, yung chemical na yun ang nakapinsala sa Japan. At dyan natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig sa pagsuko ng Japan. Okay? Drop ng smile face kung naiintindihan. Okay. So, yan ay ang United Nations na almost lahat ng mga bansa kasama na dyan. Kaya every time na merong alitan, no, di ba minsan narinig nyo China, America, o di ba nagkakaroon ng alitan, pero walang nagdidigmaan kasi nakapamagitan sila sa United Nations. Siyempre, lumaya na ang mga bansa katulad ng Pilipinas nung natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay lumaya na tayo. At syempre, pagkatapos ng digmaang pandaigdig, merong nangyari.